Nung ano, nung kaya natin, nung DIY natin, ayan, ito mo papagawa. Si Parin Duran, nagpa-home service siya. So hindi matanggi yan, so kailangan gawin. Kasi yung steamer ng ano niya, steamer ng kanyang, kanyang siopaw-siopaw, tsaka yung dumplings, bumiyak. So gagawa natin ngayon ng solution kung ano yung magagawa natin. Gusto niya kasing makat yung ano, yung init. So kakatin natin. Pero malamang to kung hindi garanti sabog, garanti sunog eh. Di-joke lang. Ay, boss Duran. May biyak. Lagyan natin ito ng timer. Homemade and DIY-an natin ng timer to. Para ano to, maiba yung ano to. Maiba naman. Kasi sobrang init, bumiyak yung ano. Para lang kapos ka lang. Sobrang init yan. Lagyan natin timer. Tingnan natin kung ano magagawa natin dito. Para mag-automatic siya. Para mag-cut off yung... Mag-cut off yung ano. Taka, kakakapi ko lang eh. Hindi, kung ano, kakakapi ko rin eh. Kakakat, mag-cut off natin yung ano, yung init niya rito. Lagyan natin ng timer. Tingnan natin kung ano mag-DIY natin dito. Ito nga pala si Parin Ranyo, magpapagawa. Subukan natin. Tapos tingnan natin kung ano mag-cut off natin. Ito yung mga tools natin. Ito ang ating mga tools. So bumili tayo ng alarm timer. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Ayan. Tapos ito. Bagong plug ko to. Ayan, 12 volts. So to 20. To 20 to 12 volts yan. So dito yung connect natin. Tapos ito yan sa ito. Tapos ito. Switch. Video ko switch to. Pero pa ito pre ha? Yung isa? So ito pa. Yung switch ng video ko mismo. Ayan. So yun yung mga tools natin. Ayan, cutter flies, cutter. So, electrical tape. Ito. Tapos, may malita yung wire. So, kung may mga SS na wire na kailangan tugtungan dito. Tapos, ilaw. So, kailangan din natin. Tapos, 3M na electrical tape. Ito na ginagamit ko ngayon. So, mas madikit to. Ayan, hindi ko naman to binano. Mini-endorso. Pero, ito na kasi yung ginagamit ko magmula noon. Ayan. Ito na tayong 3M. So, yun nga lang. Mga nakikita sa exclusive lang to. Sa mall. Sa Ace Hardware. Tsaka sa... medyo mahirap lang hanapin siya. So yun, mga tools natin. Taga, sundan nyo ako. Kung baka sakali may turo ako sa inyong idea, may makuha kayong idea sa akin. Una pala, kakat natin yung line nito. Dito, sa 220. Lagay naman dito. Ito kayo nagandaan eh. Ito, nakalagay yan. 220 yung red. So, ayan. 50 ohms siya. Tapos 12 volts yung blue. So ito yung blue, 12 volts. So i-coconnect na natin dito. Sa alan ano to, alan timer. So ito yung connection niya. So dito 20, kukunin natin para sa 220. Ay yung red kukunin natin para sa 220. So 20 volts. Ayan. So yung timer. So nalagyan ko na ng power, yung timer to 20. Ayan, to 20 to 12 volts. To 20 tong pula, 12 volts yung blue. So papunta dito sa timer. Ayan. So ngayon hahanapin naman ngayon natin, magkaroon siya ng countdown. Lalagyan natin ng countdown yan. Lalagyan natin countdown. So hanapin natin dito. So may countdown yan dito eh. Kung hindi to, ayan. Ayan, nagkaroon ng countdown. 14. So 1 yung in-adjust ko dito, number 1 pa lang. Yung adjustment dito, 1 pa lang. In-adjust ko dito, number 1. Ayan. 14 na kagad yung lumabas sa kanya doon. 14 na yung sa ano niya. So ang pagkuhan niya ito, pagsisi ito, yung itim at saka yung ano, puti. So ayan, magkakaroon siya ng pag hinulugan mo sa piso nito, yung puti at saka yung itim ang magkakaroon ng contact. Yung pula kasi, hindi ko alam kung saan yan. Pero subukan natin. Pero ito, ayan, number 1 pa lang. Ayan, so pag pinindot mo to, ayan, nakikita ninyo, magka-countdown to. Ayan, nakita po ninyo. Ayan, sinabay po natin. Ayan. So, ulitin natin. Magkakaroon nyo ng countdown. Ayan. Ayan. Pero ang sinample ko, electric fan. Ayan. Ito yung timer. So, ito naman. Ay, ito pala yung ano ng one timer. Ito yung mga pan niya. Painisim niya. So, sinaksak natin. 2220. Ayan. Papunta rito. So, ito. Itong isa na to, sa electric fan to. Source ng electric fan, tapos yung cutting niya, ito. So, subukan natin ngayon kung gagana. So, tinimer ko lang siya ng 1 minutes. Testing natin. Ayan. So, nag-on. Ayan na. Okay. Halimbawa lang ko yun, ha. Ayan, nag-on siya. So, ayan. Paras. Natin yung cutting. Natama ako. Subukan natin. Ayan. Natin yung maging success. So, yung electric fan, yung gagana pa.
So, 1 minute lang yung aking yun ako. Eh, sige natin. Nag-cutting yan. Di, okay, okay na. Ayun na. Nag-cutting yan maya maya. So, ayan. So, 5, 4, 3, 2, 1, back cut, dead. Yun, okay na. Nakakuha na natin. Ayan, okay na siya. So, ulitin natin ha, para makita ninyo. Ayan, so makikita ninyo. Ito, ayan. Ayan. Okay, nagkaroon siya ulit ng on. 1 minutes. Ayan. So ngayon, pwede natin siya ngayon ilagay doon sa steamer. Ayan yung steamer na paglalagyan natin. So yun na, ito yung mechanism na gagamitin natin para doon sa steamer. Kasi ang problema nung aking nung may-ari na to, ang naging problema nung may-ari na yan, ano siya, yun nga, nag-crack na yung salamin. So kailangan palitan din yung salamin para for safety. Ngayon ang maganda na ito, ito kasi pwede mo siyang iset ng mas mahabang minuto. So pipinutin natin. So kung pwedeng isang oras, ito lang pipinutin mo. O kaya may adjustin pa naman ito. Kaso nga lang, sinample ko lang ito. Ayan. Ayan. Kumataas siya. So ibig sabihin, pwede mo siyang iset na mas mataas na minuto. Tansyay mo kasi ang 1 hour, alam ko 60 minutes. Eh. 60 minutes. Pwede mo siyang gawin 30. So yan, kalating oras yan. Ibig sabihin, kung makukuha mo kalating oras, aantayin mo lang. Pag uminit na siya, automatic siya, magsha-shutdown siya. Dahil dito sa cutting ng 220. Ayan. Cutting niya ng 220. Ito. Ito yung gray ba to at saka yung black. Yung papunta dun sa relay. Alam ko marami may alam nito kasi tutulad din ako sa mga to. Ito wala to. Reset to. Reset to yung pula na to. Dito sa, ano to, sa piso hulog. So ito reset din daw ito. Ayan. So ayan i-reset natin. Madi-dead yan. Pag nag-zero yun, mare-reset yan. Ito. Deads. Deads din yung electric pan. Okay, very thank you, very thank you. Sana mayroon kayong munting kaalaman. At yung gustong magtanong sa aking YouTube channel, pwede naman. Yung kaya kong sagutin. Maraming maraming salamat. Mamaya papakita ko rin sa inyo yung na-install ko na to doon sa taas sa taas doon. Na-install ko pa to. Nung plug, ginawa akong timer doon sa kwan. Dito sa may shopaw-shopaw. Yan sa parang steamer niya. Ayan, napaka-install sa atin. So, yan. So, yan. Ito na yung ginawa ko. Ayan na yung nagawa natin. So, ayan. Bali, ito 20 pa rin naman to. Papunta doon sa 12 volts. Tapos, cutting dito. Pinat natin dito sa wire niya. Sa cutting. Ayan, yung sa cutting niya. Tapos, yung ano, switch. Ayan, yung switch niya. So, ayan, mag-switch. So, ayan. Pwede naman i-adjust yung kung gusto mo ilang. Oh, yung oras doon. Alam naman natin yung pag 60 minutes is 1 hour. So, titesting natin mamaya kung gaano katagal yung kalalabasan ng anong oras yung iinit yung ano to. So, magkakato mamaya. So, mawawalan ng function to. Mawawalan to ng function. Kasi magiging cutting yung papunta doon sa steamer. Ito yung steamer. So, yan. Maantay natin mamaya. Titignan natin. Ipakita ko sa inyo sa isang oras yung value ng lakas nung kung iinit siya ng napakainit doon sa tama lang. Tapos pwede siyang, kasi ito pwede mong i-adjust kung ilan minuto yung pwede mong gawin para lang doon sa gusto mong kwan. So gagawin natin 4 minutes na lang. So bahala na yung may-ari kung ilang minuto yung gagawin yung adjustment doon sa steamer niya. So ayun, hanggang dito lang muna tayo. So testing pa natin kung aabot ng isang oras yan. So yan, magka-cut yan. So yun, bali parang safety na ito, makawala na ito ng function, makawala na ito ng linya. Yung steamer, makawala na siya ng 220 galing dito. Yun, magka-cut na siya. So yun, mamaya susubukan natin kung ano yung kalalabasan. Bali mamaya na natin ito ayusin. Papakita ko rin sa inyo pag ayos na ito para hindi siya masyadong magulo. Ayun, papakita ko rin sa inyo mamaya. Bali, in-adjust ko po siya ng 60 minutes, 64 minutes. Bali, ang mangyayari po nun, 1 hour and 4 minutes po siya. So, ang gagawin po natin, naantayin po natin kung kwan. Tapos, pagka medyo umover siya, pwede naman natin i-reset yun doon. So, lalagyan ko pa rin sa susunod yun. So, ngayon kasi, wala pang nabiling button. So, ayun. Naantayin natin kung ano yung magiging mangyayari. Iinit ba yung mga wire? Or magkakaroon ba ng pagbabago doon sa init ng kwan? So, doon natin malalaman yung
yung init ng steamer at saka dito sa mga nilagay nating mga mechanism. So ayun, malalaman natin yan dyan kung ano yung magiging mangyayari. Kung kakayanin ba ng bawat isa, katulad nito. Para malalaman din natin kung ano yung malalabasan. Pinakang kanya, yung tubig niya. Kasi ibinalik yung ano, yung steamer dito, yung lagay ng shopo. Kasi nag-crack yung salamin dito. So ayan, gumagana na yung heater niya. Ayan, ng tubig. So antayin natin kasi isang oras yung sinet ko dito. 1 hour and 4 minutes, ayan. Kung makikita ninyo. Ayan, 1 hour and 4 minutes sa set. Subukan natin kung ano yung magiging mararamdaman natin dito. Kung garanti sabog ba, garanti sunog. Joke lang ho. Subukan natin na 60 minutes, ibig sabihin 1 hour and 2 minutes na lang siya. So antayin po natin kung ano po yung mga, ano po yung ilalabas niya dito, yung mga problema dito sa ginawa kong timer na to. So ayun. Dito na siya siniset yung kung ilang minuto ang gusto mo. Yung taas ng init para mas mamamatay ho yan. Alam po to ng mga may mga piso net. Mamamatay po siya kasi magka-countdown po yan ng zero balance. Pag nag-zero na po siya, makakat na po yung 220 dito. Papunta dito sa ano ng steamer. Papunta dito. Makakat na po yan. Maraming po salamat. Sana po ay makatulong ako sa mga may gusto rin malaman na ito. Ayan na po, napakainit na po nito. May mga usok-usok pa yan. Ayan, mainit na to. So okay na, nag-0-0 na siya. Isang oras ko, sinet ko siya ng isang oras. Nag-0-0 na siya. Pag meron kasi yun doon yung kung ano yung makikita nyo, pag sinet ko to ng 4, ayan, makikita nyo rito, meron to rito bubula. Ayan, bubula yung kuha niya. Ibig sabihin, gumagana na yung 220 niya papunta dito sa heater. So pag yun namatay, mawawala po yan. So i-reset natin, i-testing natin. Ayan, kaya tayo ng pang-reset. I-reset natin yung 220. Ayan, nawala. So, cut na siya. Pak! Wawala na rin doon yung bula doon sa may, ano, ng heater. Ayan, so yun yung indikasyon na nag-good work naman yung cutting. Ayan, maraming salamat po. At saka yan po, umusok-usok na siya. So, sa isang oras, okay na po yung steamer niya. So, safety na po yun. Ito paano. So, ang mangyayari na ito, yun na. Pwede niya na-set ng isang oras, tapos pwede na siyang mag-kuan dito, mag-depende kung kailan niya ulit bubuksan yung kuan. Pagka medyo malamig na siya, pwede niya ulit pindutin itong ano to, para sa ano, para sa minuto, sa minutes yan. Ayan, 4, 8, yan, ganyan. Para umabot ulit ng isang oras, ayan, 60, yan. Pwede niyang i-adjust yan. So pwede ka rin naman i-reset, no? Pagka-reset mo nito, kung gusto mong i-continue yun, na hindi pa gaano malamig, kahit maglagay ka lang dito ng mga ano, ng mga 10 minutes o kaya ano, yan, mga ganyan, o kaya 12, mga 20, yan, pwede na yan ulit, continuous siya, parang ganun, pwede na. Okay, so hindi na nag-iinit po itong linya natin, okay na po siya. So maraming salamat po mga kaibigan, mga ka-YouTube, mga oriente. Oo, may ayos natin, ayusin ko pa yan, ayusin ko pa po yan, papakita ko rin ako sa inyo yung pagpapolto nito lahat. So kahit hindi na, pati sa paano, alam naman ninyo ipolto mga to. So, kayo nang bahala. Maraming salamat, ha. Ayun po. So, okay na. Okay na tayo. Thank you. Sana ay mag-subscribe kayo. O kaya, ano to. Chat me, may tulong ako sa mumunting video na ito. Maraming po salamat. Maayos yung mga wire niya. So, hindi naman sobrang ganda. Pero, at least, hindi na magulo kapares yung kanina. So, yun. Very, very thank you. At nandito na, mag-uumpisa na yung pag-iinit ng siopaw. Ayun na. Yung init ng siopaw. Ayun na. Napalitan na rin yung salamin dito, yung cracks. Yung crack ng salamin, wala na. Pinalitan na rin dito. So, okay na. Very, very thank you. Next time.